Hello, mga plant lovers. Tapos na tayong nag-harvest, no? Before nag-i-spray kami, nag-harvest muna kami para, of course, makuha namin yung dapat i-harvest para hindi naman sila ma-mature, ma-over-mature doon sa puno. So ito na. Yung opo, sabi ko tatlo lang. Kinuha ko na lang yung isa ito kasi marami kasing papasok dyan sa garden. Maunahan pa ako. So kinuha ko na lang. So may apat tayo ngayon na opo mga plant lovers na. Ito. So meron tayong nakuhang 4.9 kilograms ang nakuha natin dito. Ang opo is 20 pesos per kilo ang binta ko. Mura lang. Okay. Meron tayong 4.9 sa opo. And then, yung ating harvest sa kuan. Kasi hindi pa masyadong lahat namumunga. Itong string beans natin, itong pinakamahaba. Ang haba-haba ng mga balatong natin or string beans. Timbangin natin kung ilang kilo ito. Okay. Oh, 950 grams. Kulang ng 50 grams para maging isang kilo. 30 pesos ang binta ko dito sa isang kilo. So yan ang nakuha natin. Last Monday, nakakuha ako ng kuan. Isang kilo yun. Ah, 1 1/4. Okay. Ito namang okra. Ay, kuan lang itong okra kasi bagong prawn ito. So, kunti lang. Huwag na lang. Pang-ulam na lang itong okra natin. Ang talong. Itong talong. Itong talong, pangalawang business ko na ito nag-harvest mula hour after pruning. No? Last Friday, ilang araw na, 5 araw na nakaraan, nakakuha ako ng 8 kilo sa ating talong. Yun ang first harvest after pruning. Ito pangalawa. Tingnan natin, ang basin is 1 kilo, no? Okay. Meron tayong 7 1/4. So, minus 1, meron tayong 6 1/4. Kahit 6 kilos na lang, no? 6 kilos. Kasi meron naman itong medyo hindi masyadong maganda katulad dito, no? Okay, meron tayong 6 kilos, mga plant lovers. Plus 8 sa unang harvest after pruning, meron tayong 8 plus 6, 14 kilos na. So, ang very sad experience ko, ito ang first time na nagtatanim ako ng radish doon. Ay, may vlog, previous vlog about sa plot. No? I spent 1,000 pesos for the loam soil dyan. Pero alam mo, 2 months na, more than 3, mag almost 3 months na. Ganito pa rin ang nakuha ko. Pangit. You see? Ito lang. Nalalanta. Ganito lang kalaki. Yung nakuha ko last week, parang 3, 4 na ganito. Yun lang. Namamatay sila. That's why, siguro, hindi na ako ulit pa magtatanim ng radish. Hindi ako, I'm not skillful enough in growing radish. So, wag nang tibangin. Pang kusina na lang yan. Maganda naman itong isalad. O kaya gawin nating ihalo sa karne. Itong atsal natin. Binunot ko ng mga atsal doon. Kasi kung ano siya, hindi na siya maganda. Ang tingnan yung bunga. Maliliit na. Ito oh. So, iriripakon lang ito. Yan. Iwan ko kung ilang kilo ito. Nugasan ko. Of course, maibintap ko naman ito ng 25 pesos. Or kahit 25 pesos per 1/4. Marami naman ang bibili dyan sa tindahan. Ibi-display ko sa tindahan. So, ito na lang. Panghuli na itong atsal ko kasi binunot ko na. Ang area, inihanda ko na para sa next cropping by August or July, sa pasukan August, pinuno ko na ng mga
coconut husk, yung lantang coconut husk, at saka loam soil, pati mga animal manure. Pinadala ko yung mga bata, binakod ko yon ng 1 foot para intact raised bed, kasi para intact ang lupa by opening. Okay na siya, no? Tamnan. Balikan ko yan ng tanim ng atsal kasi gusto ko doon ang atsal o kaya kamatis. At least ready na ang lupa para dyan. So yan lang muna ang update sa ating harvest sa umagang ito. June 28, Eid al-Adha, Muslim holiday. That's why nagkaroon ako ng chance na mag-harvest. Okay, maraming salamat po. Sana isubaybayan nyo. Roger Balarosa po ang inyong lingkod. Magandang umaga.